Hello! Welcome to my channel. Ang lulutuin natin ngayon is maha blanca. Ito ang mga ingredients for the maha blanca. Ito yung gata. Dalawang cup dito. May isang cup dito. Bakit pinaghiwalay? Ito kasi gagawin natin parang yung budbud sa taas. Tapos meron tayong whole kennel corn. Tapos ito yung cream corn. Meron tayong 2 cups of corn starch. Meron tayong milk, evaporated, condensed milk, water, mga 4 cups yan. Tapos, may sugar tayo for the adjustment kung gaano katamis ang gusto nyo. Then, cheese for the topping. Ito na tayo, simula na tayo. Ako kasi, pagka nag-ano yung maha blanca, lagay ako muna ng tubig. 4 cups yan. Tapos, itong 2 gata natin, sama natin yan dyan. Sama natin itong corn. Lang natin muna yan. Mix-mix lang ninyo. Hindi pa bukas ang apoy yan, ha. Tapos, lagay na rin ninyo itong milk. Ito nga pala, ito yung paglalagyan natin pagka luto na tong ano natin. Ngayon, bawas tayo dito ng liquid. Sinalimutan natin magtira ng water for the cornstarch. Siguro take isang cup lang. Itong buo na to, ito yung coconut kasi nilagay ko muna sa ref para hindi mapanis hanggat hindi natin niluluto. Durugin lang natin. Anyway, matutunaw naman yan pagka niluto na natin. Ako kasi, bago ko buksan ng apoy, tinitignan ko muna kung tama na sa akin yung lasa. Taste muna natin kung tama na yung taste yung ano. Lagyan natin ng sugar. 2 cups. Taste nyo kung parang yung lasa na ng ano, yung pagka nagmamais ko dyeno kayo. Yun. Pandan. Akong pandan eh. Hindi dinilibre yung pandan ko. Kaya, lagyan na lang natin siya ng vanilla. Konti lang. Yung cornstarch, halo natin dito sa tinanggal natin yung ano, tig 1 cup cornstarch siya. Mix natin yan. Huwag yung masyado malakas yung apoy. Nagluluto ng mga katanim talaga matyaga ka dyan. Halo ng halo. Pwede na natin, medyo mainit na siya. Pwede na natin ihalo yung mixture ng cornstarch. Tapos huwag mong tigilan niya ang kakahalo. Boboil na siya eh. Turo sa akin to ninang ko. Ninang Marina ko. Dinadayo siya dito sa Marikina. Basta haluin lang mabuti yan. Halo-halo. Huwag kang titigil ng kakahalo. Pag-transfer din yan, na kung mabilis ka rin dapat. Malapot na, malapit na. Kailangan sa pagsalin nito, kailangan mabilis ka. Huwag kang babagal-bagal. Salin na lang natin. Ito yung tinira natin gata kanina. Yung kakang gata. Tignan natin. Hindi ako magaling dito sa paglalatik eh. Hindi talaga ako magaling dyan. Sana dumami yung ano, latik niya. Sa inyo po, sino ho yung paano ho magawa ng latik para dumami? Kasi ako pag naglalatik, napaka-kuunti eh. Hindi kasi ako marunong. Ta-trying hard lang ako. Sabi dito, wag daw babantayan yung latik para daw dumami. Eh baka naman sumasunog. Medyo nag-iiba na kulay niya. Eto, nagpapa-shoutout na naman yung aking na nahatak dyan sa kalsada na si Rogelina para mag-ano sa akin, mag-video. Nahatak ko lang dyan sa labasan. Eh, nakikiusap na shoutout daw sa kanya sa kalibring kain lang. Pwede na daw yun. Shoutout. Ang lapit na. Training tayo bukas. Kaya na din. Sige. Nakara. Titignan nyo lang nyo. Alas 6 ng umaga. Alas 8 daw eh. Pwede na daw doon mag-ano eh. Ang aga naman nun. Whole day tayo ah. Hanggang hating gabi. Ay, garantis lang yan. Ano daw ako Thank you.
Tapusan naman natin tong sa nating recipe, ang mahablangka ni Nancy. Sa mga nakapanood at nagustuhan yung luto ko, please like, share, and comment down below kung ano pa ang suggestion yung mga iluluto natin. At dun sa hindi pa nakakasubscribe, please do subscribe my channel. Thank you! Bye-bye!